Yon, what's up mga kaibigan? Tayo ngayon nagbabalik ano, upang magbigay na naman ng panibagong kalaman sa ating mga mabubuting mag-aaral. Ano? Gamit ang ating whiteboard marker, ang ating whiteboard itself, at syempre yung ating eraser. Ano? So ayun, bago tayo magsimula, bago natin ilahad ang ating lesson ngayong araw, no? Kung maaari lamang mga kaibigan, ano? Kung maaari lamang, mag-subscribe na kayo sa ating channel, ano? At ganun din naman, click nyo na yung ating notification bell para naman updated kayo sa mga lessons na ating i-release sa mga susunod na araw, ano? And also, syempre, para masayang lahat, comment, like, and share our videos para naman makatulong tayo sa iba. Alright? So, ayun. Good luck, guys! Hi, guys! So, today, ano, we will discuss or ang ating tatalakayin ngayong araw is finding the interest rate and the time in compound interest, no? Hindi lamang siya compound interest, kumbaga, this is compounding more than once a year. No? So, halimbawa, monthly, semi-annually, quarterly, etc. Okay? So, let us have our first example, mga kaibigan, para ma-illustrate natin no, kung paano ba yung step-by-step process in computing for the time or for the interest rate. Ano? So, halimbawa, for example, number one, mga kaibigan, how long will it take 3,000 to accumulate to 3,500 in a bank savings account at 0.25% compounded monthly. Okay, so first steps mga kaibigan ano, is to enumerate the given in the problem. No? So, sabi dyan mga kaibigan, magkano daw yung, or gaano daw katagal ang aabutin kapag tayo ay nag-save ng 3,000 pesos. Ibig sabihin, yung ating pangunang laman ng ating savings account is 3,000. So, meaning that is our P, ano, yung initial amount natin. 3,000 pesos. Yan. Tapos, yung 3,500 yan is the future value or the maturity value. Kasi nga, yun yung magiging final amount daw after a specific time, yun nga yung hinahanap natin, no? So, yung F natin dyan is 3,500. Okay? And then, the rate given is 0.25%. So, yung iba kasi ang ginagamit dyan R, ano? R? Pero ako, ang ginagamit ko dyan is I raised to M. So, ito lamang yung ating rate na 0.25%. Okay? Tapos, itong 0.25% na yan, syempre, i-convert natin yan into, or kumbaga, tatanggalin natin yung percentage niya. So, that will be, so, di-divide mo lang sa 100 yung 0.25, ano? So, that will be 0.0025. So, ito yung ilalagay natin sa ating solution later on, okay? Then, another given pa, sabi dyan, compounded monthly. So, yun yung M natin, mga kaibigan, ano? Yung M natin is compounded monthly, meaning buwan-buwan daw ang nadadagdagan yung interest. So, sa isang taon ba, ilang buwan ang meron tayo? So, we have 12, ano? So, yung ating M is 12. Okay? So, ngayon, meron na tayong given, mga kaibigan. Meron tayong P, F, yung ating I raised to M, and M. Ano yung hinahanap sa problem? The time. So, gaano daw katagal yung aabutin, ano? So, yung ating T. Okay? So, again, using our formula, our formula is F equals P multiplied by 1 plus I raised to M over M, ano? Raised to M multiplied by T. Okay? So, yung F, ano lang natin, direct substitute lang mga kaibigan, no? Yung F natin is 3,500. Yung ating P is 3,000. Tapos, 1 plus, yung ating I raised to M is 0.0025. All over, 12, raised to 12, no, yung M natin, multiply by T. So, clear naman, no, na ang hinahanap sa atin ay yung time. So, yun yung ating variable na kukuhanin ngayon. Okay? So, for now, simplify lang muna natin mga kaibigan, ano?
simplify lang natin using yung ating calculator. So, yung 3,500, no? Etong 3,000, di-divide ko lang dun sa 3,500. Tapos, may iwan na to. Diba? Tatanggalin lang natin to. Mapupunta siya sa kabila. So, that will be 3,500 divided by 3,000. So, 7 over 6 or 1.167. Pero ang ilalagay ko lang muna mga kaibigan is yung 7 over 6 ano? 7 over 6. Tandaan niyo mga kaibigan, ang ginawa ko is dinivide ko yung 3,500 sa 3,000 para matanggal yung 3,000 dito, tapos masimplify natin. So equals 1 plus yung 0.0025 no, is iano na natin? Simplify na natin, divide by 12. We have 1 over 4,800 raised to 12t. Yan. So, as we can see, ano, ang ating variable ay nasa exponent. So, gagamit tayo ng concept of logarithm. Okay? Para maibaba natin itong exponent na to, maglalagay tayo ng logarithm in both sides. So, mangyayari is logarithm of 7 over 6 equals the logarithm of ito is pag-combine ko na to, no? So, 1 plus 1 over 4,800 plus 1 ko lang yon. So, magiging 4,801 all over 4,800 raised to 12t. Okay, so inad ko lang to mga kaibigan ha. Kaya ito nangyari. Then ngayon, si property of logarithm, yung exponent natin is mapupunta dito, no? Mumultiply na natin yung exponent natin doon sa ating logarithm. So, mangyayari is logarithm of 7 over 6 equals yung 12t, bababa natin dito, multiply by the logarithm of, so, lagyan lang natin ng parenthesis para hindi magulo, no? 4,801 all over 4,800. Yan. So, after this one, ngayon, naibaba na natin yung 12t, no? Ngayon, kailangan maiwan na lang yung t sa kabila. So, ang gagawin natin, di-divide natin both sides by 12, tsaka yung logarithm na 4,801 over 4,800. Para yung t na lang ang matitira. So, paano gagawin natin? Divide natin both sides by 12, no? So, 12, kasama yung logarithm na 4,801 all over 4,800. And that is both sides, mga kaibigan. So, ito din is 12 logarithm of 4,801 over 4,800. Okay, so mga kaibigan, tandaan nyo, ang ginawa lang natin is dinivide natin both sides by 12 logarithm of ito para maiwan yung t sa kabila. So, dividing, ano, so matatanggal na to, matatanggal na rin yan. So, ang matitira na lang sa kabila is t, which is yung ating hinahanap. Okay? So, i-calculate na lang natin mga kaibigan, no? Kakalculate ko na lang to, kasi ito na yung ating solution, eh. Na? So, logarithm of, asan yung logarithm natin? Yun. Logarithm of 7 over 6, divide it by 12, logarithm of 4,801, divide it by 4,800. So, ang lumabas sa atin mga kaibigan, no? 61.67. Ay, sorry. 61.67. So, dito ko na lang ilalagay na. Yan. So, again, after this one, ito na yung final answer, mga kaibigan. So, time is now 61.67. No? 61.67 years. So, that is how we solve time, ano, mga kaibigan, in compound interest compounding more than once a year. Magagamit tayo ng concept of logarithm. Okay? So, another example, mga kaibigan, is ang hinahanap naman yung ating interest, ano? Yung interest rate natin, mga kaibigan. So, burahin ko lang yung ating example number 1. Example number 2, mga kaibigan, ang sabi dyan, at what nominal rate, compounded semi-annually, will 10,000 pesos accumulate to 15,000 in 10 years? So, malinaw naman mga kaibigan, ano, yung given natin sa number 2 is yung ating P, which is 10,000
10,000 pesos. Tapos, yung ating F is 15,000. 15,000 pesos. Tapos, yung time given na ngayon na which is 10 years. Tapos, ang another given is yung M natin, ano? Sabi dyan, compounded semi-annually. So, meaning, twice a year lang, ano? So, 2 lang yung ating M. Ano yung hinahanap ngayon, mga kaibigan? Yung ating rate or yung ating I raised to M. Okay? Or yung R. Kung yung iba, R ang gustong gamitin, okay lang yun. So, again, let us just substitute directly, ano? So, yung formula natin, again, is F equals P multiplied by 1 plus I raised to M over M raised to M multiplied by T. So, ang hinahanap ngayon, mga kaibigan, ay yung M. Okay? So, yung F natin ngayon is 15,000 equals 10,000 yung P multiplied by 1 plus yung I raised to M natin is ay, hindi pala M yung hinahanap, mga kaibigan. Ano? I raised to M pala hinahanap. Sorry. Nagkamali tayo kanina. Again, ang hinahanap, mga kaibigan, I raised to M. Okay, eto pala hinahanap. Hindi pala yung M. Kasi given nga pala yung M, which is 2. Okay? So, again, I raised to M ang hinahanap. All over 2. Raised to, yung M natin is 2, at yung time is 10 years. Okay? Yan. So, again, simplify lang natin, ano? 15,000 divided by 10,000. So, we have 15,000 divided by 10,000. 3 over 2. So, 3 over 2 na lang ito. Equals 1 plus I raised to M over 2 raised to 20. Ano? 2 multiplied by 10 is 20, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, kailangan natin tanggalin itong exponent na to. Yung 20. And to do that, kasi ko lang itong 3 halves, ano? 3 halves. Para matanggal natin yun, mga kaibigan, kailangan lang natin kuhanin yung 20th root of both sides. So, iro-root lang natin ito, no? So, kunin natin yung 20th root ng both sides. So, 20th root, 20th root. No? Para matanggal na to, tsaka ito. Okay, at paano natin ito kukuhanin? Sa calculate natin, ano, mga kaibigan. So, 20th root, nasan nyo sa ating calcu? Ito. And, gawin lang natin itong 20, ano? 20th root, 3 halves. Yan, 20th root of 3 halves. That is 1.0205. Yan. Equals 1 plus I raised to M over 2. Okay? Then, ngayon, ay transpose natin yung 1 sa kabila, no? Magiging 1.0205 minus 1 equals I raised to M over 2. So, subtract lang natin, ano? Minus 1. We have 0.0205 equals I raised to M over 2. Then, ang hinahanap is I raised to M. So, multiply lang natin. Cross-multiply lang natin, mga kaibigan. Ano? So, multiply natin to doon. So, magiging multiply by 2. Ano? So, magiging 0.041 equals I raised to M. Okay? Eh, alam natin ang rate, mga kaibigan, that is commonly represented in percentage. Ano? So, multiply lang natin to sa 100 para maging percentage. So, meaning, ang magiging I raised to M natin is, multiply by 100, we have 4.1 na lang, ano? 4.1%. So, that is our final answer, mga kaibigan. Okay? So, yun, mga kaibigan, that is how we find the rate, no? The interest rate compounded more than once a year. Okay? So, yun, mga kaibigan, that's it for today. So, we find the time and the interest rate in compound interest compounding more than once a year. Okay, so hopefully nakatulong muli tayo. And, ayun, stay tuned mga kaibigan, no? We will upload another tutorials daily. Tambay lang kayo. Maraming salamat mga kaibigan. God bless and mabuhay kayo.